Magandang Miyerkules ng hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo kami hanggang alas 3 para sa chill lang na mga kwento. Ako po si Denise Chang. At ako naman po si Lord De Vera. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Freedom Fighters Unite. This is Afternoon Delight. Okay, it's Wednesday, June 12, 2024. Happy Independence Day, Lord! At syempre sa lahat ng ating kapwa Pilipino. Isang mapagpalayang araw sa iyo, Binibining Tan. I see na puro all red ka ngayon. Yes, oo. Mm-hmm. Yan ba'y pagpupugay sa Chinese? Ano? May flag pa nga ako, oo. Oh. Bakit ikaw lang may flag? Oo. Oh. Hindi ka nagsabi, ang dami kong ganito sa bahay. Ako meron akong kurbata naman. Oo, pasok or, naman sa kulay. The red, white, and blue reflecting correct. The colors of the American flag. Hindi, joke lang. Hindi, in fairness, ha, ito, sa totoo lang, nabanggit sa ating Declaration of Independence, the almighty United States of America. At mismong inamin na yung flag natin ay kinuha ang colors doon. Inspired by Ika. Hindi lang naman sila ang may monopolyo ng red, white, and blue. Oo nga naman. Mm-hmm. O, ito, pag-usapan naman natin sa in today's celebration, ang napili nating the light of the day ay bibingka. Nagtatanong ang lahat, nagtataka, bakit nga ba bibingka? Well, unang-una, kasi syempre, masarap. You can never go wrong with bibingka. Pero ang pangalawa, apparently, paborito raw pala ito ng itong kakanin ng mga revolusyonaryo noong 1800s according to historians. Mm-hmm. At may palagay ang historian na si Ambeth Ocampo na malamang inihain ang bibingka at puto noong araw ng deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Ang sabi ni Mr. Ocampo sa isang artikulong isinulat niya para sa Inquirer, Filipinos then as now celebrate with a meal, so if the Declaration of Independence was held in the afternoon, can we presume that the party that followed was merienda? Naku, saktong-sakto talaga sa ating show. Puto and bibingka or rice cakes must have been on the table based on references in the account books of the revolutionary government that list expenses for a bibingkera ng presidente, meaning Aguinaldo employed a personal bibingka maker. Mm. Then there are the disbursements of for puto and cigarettes to keep the soldiers in fighting form. Ganda, no? Puto and cigarettes. Mm-hmm. Maganda kombinasyon. Di ba? Lung cancer, tsaka diabetes. Grabe. Oh, sige, more info. Oh, more on kasaysayan and kain, syempre. Mula pa rin sa article ni historian Ambeth Ocampo, ang menu noong September 29, 1898 sa Malolos Convention kung saan na-ratify ang Kawit Declaration of Independence ng gobyerno ni Emilio Aguinaldo. The lunch menu served to some of our founding fathers was written in French. Pero translated, the starters are oysters, prawns, buttered radish, olives, Lyon sausages. Yan, parang pag sa end, parang bumaray ilong mo. Okay, Lyon sausages, yeah. Sardines and tomato sauce, and salmon with hollandaise sauce. Mm-hmm. Main courses naman, crab meat in its shell, filled with pastry shells, chicken giblets, mutton chops, with potato straws, stuffed truffled turkey, beef fillet with green beans, and cold ham with asparagus. Yung dessert naman, abandami. Assortment of cheese, fruits, jam, frosted strawberries, and ice cream. Oh. Yung panulak naman, yung drinks, Bordeaux to, how do you say this? Sauterne. Sherry and champagne. Chartreuse and cognac, coffee or tea. Antende, no? Dami. So walang bibingka doon sa Malolos menu of September 29, 1898. Pero hindi lang simpleng menu yan. Mm. Kung titignan mo, okay, they were written in French, obviously. Pero kung may makikita ka doon sa menu, pakita natin ulit, ano? Yung trifold na yon, may nakasulat na yung motto of the French Revolution, ano? Fraternity, equality, liberty. Pero siyempre, Espanyol ang pagkakasulat, ano? Mm. Fraternidad, equal, liberty.
Libertad. Okay, so Espanyol. So bakit ito hindi lang simpleng menu? Tapos marami sigurong kakwestiyon. Mm. Ang social-social lang ito. Oo nga eh. Sa gitna ng revolusyon, tandaan nila, may hindi pa tapos ang lahat ng wall. Hindi pa peace time yan. Mm-hmm. Okay. So bakit daw ito? Bakit mararangya ang pinapakain ng panahon, kinakain ng mga delegado ng Malolos Congress, mga panahon na yun? Mm. Well, ang defense nila is that under a Republican system, they wanted to identify themselves with the rest of the world. Na, kumbaga, hindi kami mga... Meron kaming sariling sistema, may sariling gobyerno, and you identify yourself as part of that enlightened, kumbaga, na... kumbaga, ranggo sa mundo na marunong... May ganito kami. Okay. So, parang point of pride yun. Mm. Tandaan natin na... ang French Revolution was mainly isa sa mga inspirasyon ng mga revolution. They were our revolutionaries back then were taking cues from the French Enlightenment, ika nga. Si Aguinaldo, si Bonifacio, no? Medyo hindi mo pwedeng pagsamahin dapat sa dalawang yun, no? Patay na si Bonifacio by this time. Ay meron siyang mga French books. At doon siya kumukuha ng inspirasyon sa ilang mga konsepto, ilang mga Mason din. Okay, so paglilinaw lang po, ano? Si Mabini, sinabi niya, ang Malolos Congress daw was the death of the revolution. In fact, si Mabini rin was against, isa sa mga unang kumukontra dito sa Declaration of Independence ng June 12, kung tutuusin. Sa kanya, premature pa daw. Mm-hmm. Pero anyway, may isang historian, si Evan, well, August 1, 1898, sinasabi, ang isang historiador, yung head ng National Historical Commission ngayon, si Emmanuel Calairo, si Dr. Calairo, sinasabi niya na yun daw dapat, kung tutuusin mo, dun dapat natin i-declare ang actual, ang pinaka-legit na Independence Day natin. Yes. Bakit daw? Sa August 1, mas maraming delegadong pumunta. Sa August 1, wala dun. Hindi binanggit ang Amerika. Kasi may Amerika pa sa natin, June 12. At higit sila, si Mabini yung nagsulat noon. So, kung tutuusin mo, yun daw dapat ang legit, yung August 1, 1898. Pero dahil Independence Day, anong oras natin kakainin to? Ikaw! Ang dami natin sinasabi. Oh, dahil nga Independence Day, ito ah, pag-usapan natin. Kasi maaalala din natin yung controversy several years back about a chocolate biscuit. Pakita natin. Ay, oo. Oo. Oh, oh. Spanish yan. Oh, so it's a Spanish brand. Called... Yeah. Ano to? Artiach? Artiach? Oo. Oh. Artiach came up with a biscuit brand called Filipinos. So these were sold in Spain, France, and Portugal, and other Nordic countries. Mm-hmm. Ang sabi ng kumpanya, it is one of the oldest, or the company is one of the oldest biscuit makers in Europe. Walang explanation why the treat was called Filipinos. Sabi ng isang lawmaker naman, the cookie's color and coating refers to Filipinos' color, dark on the outside, white inside. Aba? Hmm. Sabi naman ng isang foodie, the biscuit resemble the rosquillos of Cebu. Baka naman doon nang galing ang tawag na Filipinos. Hindi, oh. Hmm. Galing yan sa isang... Okay, tatahin natin yan sa pinagdiriwang natin sa araw na ito. Doon muna sa Filipinos. Okay, brown on the outside, ano nga ba yun? Ano, white inside. White inside. O, tama naman yun. Di ba pinag-usapan natin yung mga Indio na nag... mga English speaking. Oh, yan yun. Yan yun ang issue mo. Okay, but Filipinos, galing sa Pilipinas, galing... In, ang bansa natin was named in honor of King Felipe ng Spain. Ano? Mm-hmm. So isipin mo yun. Okay, so bakit issue yan? Kasi di ba may mga... If you remember, Denise, few years back, may debate kung Pilipinas ba o Filipinas. Mm-hmm. Okay. Sabi ng ibang, gusto maging makabayan, P daw. Kasi, di ba, abakada. Ano. Sabi naman, ang tanggol naman ni National Artist for Literature, Virgilio Almario, kasi Filipinas na yung ginamit na spelling din ng deklarasyon ng independence mm-hmm. natin. So, we stick to that. Kasi, not for anything, pero saan ba galing yung pangalan ng bansa mo kung paninindigan mo? Oo. Okay, sa iba naman, yung correcting it to letter P, kinukuha mo siya at binibigyan mo siya ng sariling atin. Oo. Okay, pero
So na ba ako? Sa mga nagsasabi na, mga rather melodramatically na, Day of Independence, araw ng kalayaan, are we truly free? Yung mga nagpo-post ang papakyut ng ganyan eh. Okay, mga ining, mga itoy, mga totoy, once upon a time, ang ating kapalaran ay dinidikta ng mga white men from the other side of the planet. Okay. So, noong 1898, we have declared ourselves free men at may sarili tayong, may republika tayo. Mm-hmm. Una sa Asia. Sabihin mo, ito may matagumpay o hindi, is bahala na tayo doon. Pero ang hindi mapagkakaila dito, whether we fail or whether we succeed is of our own making and deciding. So, yan ang punto dyan. Wag na tayo mag- are we truly free? Mm-hmm. At tandaan natin, sa mga nawawala na ng hope. Tandaan na, kahit sabi mo 126 years, ang Pilipinas is still a work in progress. So whether uunlad ito, magiging ano, is baka hindi na natin abutan yan. Baka yung mga apon lang natin at si Juan Ponce Enrile ang umaabot, ano? Pero mahalaga dito, tayo ang may hawak ng ating kapalaran. Okay. Tandaan natin, once upon a time din, ang ating Independence Day, since 1946 hanggang 1962, ay July 4. Alam mo ba yan, Denise? 4th of July, saka pareho na sa Amerika. Binalik lang ni Pangulong Diosdado Bacapagal. Ay, kakain na nga mabibingka. Sige, basta tandaan dapat yan, Nino, nila Ineng at Totoy. Totoy. Oh, sige, tikman muna yung bibingka natin. Tignan natin kung yan yung mga sinaserve. At kung susunod, fugitive. Mula sa Lego Island. Oo nga. Nako, nakabiyahe ang ating, of course, in charge of showbiz balita. Diyan tayo susunod na pupunta. Pero sino nga ba ang taya? Siyempre, ang ating magiting na entertainment producer, si Von Belinario. Von, happy Independence Day sa'yo. Yes, Lourdes and Denise, happy Independence Day. Gusto ko yun. Pare-parehas tayo ng Philippine flag color. Oh. I'm wearing blue, you're wearing red. Ayan, happy Independence Day. Nice seeing you again, Denise, virtually. Matagal tayo hindi nagkita. Ayan. Kumusta kayo dyan? Sarap ng kain yun ng bibingka. Ito, walang Lego. Oo nga eh. Kita ko yung mga post mo, Von, ah. So ito na nga. Siyempre, happy Independence Day sa ating mga kapatid all over the world. At siyempre, ibabahagi na nga namin sa inyo ang mainit na pinag-uusapan sa mundo ng entertainment. At siyempre, unang-una na nga riyan, Lourdes and Denise, ang Beanie Day na talaga namang The Nation's Girl Group ay nagdiwang ng National Beanie Day kahapon. Ayan nga, no, ginanap yan sa isa sa Juan Ayala sa Makati City kung saan nagtipon-tipon ang mga fandom, ang fandom nitong pinin, tinatawag nilang Blooms, sa ano no, whole day activity dyan nga sa Makati City. Nagsimula nga ito mula umaga hanggang gabi, grabe yung pila, grabe yung pagpasok, pagdating ng mga fans ng Beanie dito nga sa Makati City. No, syempre ipinagdiriwang ng Beanie ang kanilang third anniversary kaya naman may paganito silang eksena para sa kanilang fans. At syempre sa ginanap nga rin na konting kwentuhan with the some members of the media. Wait, kami nagsasalita. Excuse me, ayan. Eh nabanggit nga o nagpapasalamat nga ang Beanie dahil sa pagmamahal at suportang kanilang nakikita, nararamdaman at nakukuha mula sa Blooms. Syempre no, bukod dito sa ano no, sa National Beanie Day, inanunsyo din ng Beanie na meron na silang sariling website at soon ay maglalabas rin sila ng bagong single. Syempre sunod-sunod nga yung mga activities nitong Beanie no, prior to their 3-night sold out concert next week. Kaya aabangan natin ang mga pasabog pa ng Nation's Girl Group na Beanie. Lord and Denise. Von, yung anong oras nag-start yung event for the Beanie Day? Okay. Yung event, nagsimula siya umaga mismo. Different activities. Nagsama-sama yung mga Bloom. Yung Blooms, yung fandom nila dyan nga sa Makati City. Uh-oh. Pero yung pagpunta mismo ng Beanie members, yung walong Beanie members, yung Beanie Hour, ay bandang gabi na. Together with mini press con, yung bonding nila with the Blooms,
Pero buong araw yon, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy yung activities. Kahapon nga, dyan sa Juan Ayala sa Makati. Doon din, Denise? As early as mga anong oras, Tito Von, yung mga nakita mong bumiyahe, mga galing saan? Yung schedule talaga ng program is around 9-10, pero maaga pa lang, no, mga 6-7-8, ang haba na ng pila dito nga sa venue na yan. Kasi nga, iba't-ibang activities yung pinagsaluhan din ng mga blooms. And in fairness naman, naging maayos, no, yung sistema ng pagpasok. Walang magulo, walang naging naging aberya, dahil sobrang GV o good vibes yung hatid ng Bini Day na to. Kaya GV na GV rin yung mga fan nila, yung blooms nga, no, walang naging masyadong aberya. At iba't-ibang activities nga yung ginawa nila dyan. Picture taking with the different booths. Meron ding dance workshop ng mga Bini songs. Yan, syempre, no. Nandiyan din yung iba't ibang larawan ng Bini simula nung mga bagets pa sila. At yung iba't ibang costume o outfit na sinuot ng Bini sa mga nakalipas nilang music video at performances. So it was really a celebration for Blooms, for the fandom, and for Bini themselves, na talaga namang 3 years pa lang, grabe na yung pagratsyada ng Bini sa music scene. Not just here locally, maging sa international level, dahil nakapasok sila sa top Spotify na listahan yung kanilang mga awitin. One of the first sa P-pop scene dito nga sa Pilipinas. Lord and Denise? Mm-hmm. Parang puro P-pop, K-pop ang mga kwento natin ngayon, Tito Von, ah. Tama ba? May isang balita ka rin. Mm-hmm. Tama ka dyan. No? From P-pop, syempre, tawid naman tayo dito sa K-pop. Syempre, ang mga fan ng BTS, ang mga ARMY, ito na nga, no, masaya nilang sinalubong ang pagbabalik outside world nga nitong kanilang fan na fan at bias na si Jin. Ayan, BTS Jin is indeed back sa outside world after nga nung after ng kanyang mandatory military service for almost 2 years. Syempre si Jin ang kauna-unahang miyembro ng BTS, the oldest member ng BTS na sumabak nga sa mandatory military training. Syempre sinalubong siya ng kanyang mga kasama sa BTS. Sinalubong siya ni J-Hope, V, RM, Jungkook at Jimin. At syempre, no, dito nga sa BTS, halos lahat sila naka-undergo na ng military training. Yung mga sumalubong sa kanya ay nag-break ng saglit para magkaroon ng celebration dito nga sa paglabas ni Jin sa outside world para mandatory military service. At makikita nga sa mga larawan na reunited ang ating Bangtan Boys. Talaga namang nagbubunyi ang ARMY all over the world dahil sa pagbabalik nga ni Jin dito sa outside world. Lord and Denise? Kung tatay ko yan, sasabihin niya, kaya pala ARMY yung tawag sa kanila. Pero Tito Von, pansin mo, di ba normally pag dito, ROTC nga lang, parang ang itim-itim mo agad eh. Pero doon, oh, parang isip, tingnan mo si Jin, parang galing spa. Ang kinis, parang kuminis lalo. Kasi yung mandatory military training naman nila, Lord, Denise, sa South Korea, hindi naman yun yung talagang isasabak sa field. O may mga may iba't iba silang activities or assignment kung saan inilalagay nga itong mga South Korean. So itong si Jin, na-assign yata siya sa loob, parang may binibigay siyang doon mga entertainment service, may mga binibigay rin siyang support sa mga kapwa niya South Korean men. So not necessarily naman na pag sinabing mandatory military service eh sabak agad sa field, parang may mga may mga different activities or different phases or department kung saan ka ilalagay diyan nga sa mandatory military service na yan, Lord and Denise. So yun pala. Pero isipin mo, ha, ganyan sila sa South Korea. At pati sa ibang bansa, may mandatory training. Kahit sino ka pa, hindi ka spared. Hindi ka special. Kailangan mag-serve ka pa rin. Diba? Sa Israel lalo na. Mm-hmm. Walang
Kahit si Gal Gadot, di ba? Si Gal Gadot ay, alam ko, member siya ng Israeli mm-hmm. Defense Forces. Ikaw, dito po, tingin mo, makakayanan mo ang ano, military training? Feeling ko naman nung high school, sa C-18. Pero dito rin sa Philippines, ha, Lloyd and Denise, na ano na rin yan, I don't want to say the term na uuso, pero marami na rin tayong local celebrities na nag-undergo ng ganyang training, yung mga special. Sila Mateo Guidicelli, diba? Nagiging reservist sa Army, sa PCG, sa Navy, etc. So, yan. So, pagtulong din yan sa bayan. Pero Lloyd and Denise. Di ba meron pang ibang members na that are about to get discharged? Yes. Si Jin yung kauna-unahang na-discharge kasi siya yung kauna-unahang BTS member na pumasok sa military training. Pero lahat sila ngayon, yung anim is kasalukuyang nasa military training, nasa ano, mandatory military training. So, nag-break muna sila siguro pansamantala para salubungin nga at i-celebrate itong ano, paglabas ni Jin, yung kanilang oldest member from the military training, Lloyd and Denise. Natandaan natin ha, ang South Korea and North Korea, technically, they're still at war. At war, correct. Wala pang official silang truce. Eh. So, tandaan natin yan. So, yung DM, nako, yung border nila, pinakadelikado sa buong mundo yan. Ngayon, babatuan sila ng basura. May pabalun ng basura, oo. At ginaganti naman nakabila, yung mga USB ng mga shows. And reminders of how wonderful life is down south. Von, ano naman ang kwento mo kay Boss Toyo? Oh, bakit? May binenta na naman sa kanya. From hip-hop to K-pop to social media personality naman. Ito, nakakwentuhan nga natin ng sikat na social media personality na si Boss Toyo sa ano no, sa latest niyang endorsement kamakailan sa isang software company at software security company. Dito niya nakwento sa atin no, na posible o may plano yata siyang pumasok sa politika. Ayan, question mark. Ibinahagi nga dito ni Boss Toyo no, sa atin na marami nang kumakausap sa kanya na pasukin ang politika. Kasi anytime yata, by October, magpapasahan na ng Certificate of Candidacy para sa mid-year elections next year. So, naitanong natin, no, siya ba open? Kung papipiliin ba siya, showbiz o politics? Mas ano no, sabi ni Boss Toyo, mas pinipili daw niya ang public service at dito na nga natin mas diniin no, may mga offer ba sa kanya at mga tumakbo for a particular position or particular place or region. Sinabi nga ni Boss Toyo no, na may mga umaalok o mga may nag-i-invite sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang district sa Manila. Pero hindi pa niya masyadong in-open up kung ano yung posibleng posisyon na ang tatakbuhan niya o papasukin niya. Kasi pinag-iisipan pa raw niya itong maigi. Ang gusto daw muna niya gawin ay ipagpatuloy nga itong ginagawa niya kung saan siya nakilala, no? Itong vlogging at content creation. Siyempre nakilala si Boss Toyo sa kanyang pamosong pawn shop. Ito nga ang maraming mga celebrity nagsasangla sa kanya at very soon nga ay itatayo na yung kanyang museum kung saan makikita ron yung iba't ibang koleksyon ng mga item na isinangla sa kanya ng iba't ibang netizen, iba't ibang personality at yun yung aabangan natin. Magbibigay naman daw siya ng statement o pahayag sakaling magdesisyon na siyang tumakbo para sa eleksyon o pasukin kung ano man yung posisyong gusto niyang o na isa sa puso niyang pasukin, Lloyd and Denise. Von, ikaw ba nakapunta ka sa store, isa ano niya? Saan yung nakikita natin? Tama ba nasa Quezon City daw yon? Yan, sa Quezon City, yung parang pawn shop niya, yung museum niya. Oh, turns out, pero yung itatayo niya malapit museum, pala sa amin yan dito, Von. Sa may Anonas ba yan? Daw. Pagpupunta ako halimbawa dyan, pwede ba akong bumili ng items or lahat ito ay sinasangla? Depende, kasi ang sinasabi dito ni Boss Toyo, yung priority ng kanyang content, priority ng kanyang shop ay parang pagsasangla. Kasi siya nga yung parang local version ng sikat na pawn show
porn star sa Amerika, no? So dito, wala kaya ta talaga mabibili. Parang siya mismo yung bumibili sa kanya nagsasangla. Mm-hmm. Yung mga personality, yung iba't ibang ano, yung iba't ibang personalidad. So yan yung aabangan natin at may bubuksan siyang museum anytime soon. Sabi niya around October, November bubuksan daw niya yung museum para maipakita niya mismo sa publiko, sa kanyang fans, yung mga nakolekta na niya, no, mula sa iba't ibang personality na nagsangla nga ng gamit sa kanya, Lord and Denise. Oo, Von. I ask kasi ito helmet ni Pops J. Taro. Baka pwede natin ito i... Huwag na sanla, ibenta na lang benta natin. Na lang. Kano kaya makukuha nito, no? Baka naku, pwede mong kayo, ipakot kay Lord, Boss Toyo. Ni Boss Toyo. At huwag natin ipaalam kay Pops J. Taro. Ipakita lang natin dito. Sabihin lang natin dito, pero huwag natin sabihin kay Pops J. Hindi niya malalaman yan. Daming helmet doon, eh. Oo. Drop in a bucket lang para sa kanya. Oo. Pero, teka, saan siya ka mo, if ever, tatakbo? Sa Maynila daw? Oo, may nabanggit siya na sa District 1 sa Manila, may mga nag-aalok sa kanya at nag-iimbita for certain positions. Pero yun nga, no, wala pa siyang paglilinaw na ano, dahil pag-iisipan daw niya ito ng masinsinan dahil nga hindi naman niya to linya. Ang linya na talaga ay social media, content creation, at magsisimula na nga rin yung pagbubukas ng kanyang museum anytime soon. So alamin natin kung tuloy nga ba ang pagpasok niya sa mundo ng politics. Von, di ba sabi niya pinili niya ang public service? Meron bang medyo natunugan mo ba o may nabanggit siya kung anong klaseng public service? Anong plataforma kung nagkataon? Oo. I think nasisimula na rin siya yung pausbong-usbong na kanyang public service show sa kanyang ano, no, sa kanyang social media account sa YouTube, sa Facebook. Parang namimigay na siya ng mga tulong, etc. sa ano, no, sa ilan nating mga kababayan. At recently nga, no, may nakita tayong post sa parang in collaboration din to with ano, with government station, yung PTV, kasi parang may picture siya together with the bosses doon nga sa PTV, at mukhang ito na yung pagsisimula ng collaboration ni Boss Toyo at ng PTV. So yan yung aabangan natin kung matutuloy ba yan, Lord and Denise. Dapat mag-collaborate sila ng isang fashion designer. Si Patis Tesoro. Sinong fashion designer? Si Patis Tesoro. Ay, si Patis Tesoro. Ang ganda ng ano niyo sa Laguna. So, teka muna, Tito Von, ba't may sinanla ka kay Boss Toyo? Ano, umamin ka? Wala akong isasabla. Isasabla ko sa inyo. Ako, sasanla ko ito. Mm. Titinaan na pwede natin makuha kay Gretchen Ho. No? Sanla na. Pwede tayo isanla na item doon. Ito, ano pa kaya? Mahal yan, yung helmet ni J. Taruk. Mahal to, sigurado yan. J. Taruk yan, eh. Mm-mm. Eh, yung isang motor niya nga dati, yung Harley, may mga nakatambay doon sa labas, nagbabalakan. Sabi, sir, gagawin kong tricycle yan pag nakuha ko yan. Harley Davidson. Ang tawag naman, paano mo ma-ROI yung ano? Yung Harley, di ba? Ang ganda, Harley. Tricycle. Panalo yan. Von, pag-usapan naman natin si ano, Joshua Garcia. Yes, syempre, no, Independence Day holiday, marami tayong mga ipapalabas na pelikula starting today, at unang-una na nga rin, no, yung Barkada movie na pinagbibitahan ni Joshua Garcia. Ito nga yung Fruitcake. Ayan. Syempre mapapanood na yan ngayong araw, courtesy galing mismo sa Cornerstone, no. Syempre bida niya sila Joshua Garcia. Ang dami nito, Heaven Peralejo, Kayla Estrada, KD Estrada, ang marami, Enchong D. This is ano, Barkada team movie na mapapanood na nga sa mga sinihan starting today. Syempre bukod sa Fruitcake, eh mapapanood na rin ngayon yung Playtime ni na ano, no, nila Zian Liem, Colleen Garcia, at sa kanila Sanya Lopez. At syempre para naman sa mga kids at heart dyan, eh mapapanood na rin ngayon yung sequel ng Inside Out 2. Yan, syempre. Yan yung pinanood natin kahapon sa special screening. Ang dami talaga special screening kahapon. Pero dito tayo pumunta sa Inside Out 2 na talaga namang ang ganda-ganda. Kung sobrang nabilib kayo doon sa una, mas mapapahanga kayo dito sa next chapter ng buhay ng bidang girl at yung iba't ibang emosyon. May ilang parts lang ito? Mga pangilan na ito? No? Si anxiety, si embarrassments, ennui, at saka si fear. So aabangan kung paano nila
paiikutin o paano sila magbibigay kulay sa buhay nga ng teenager na bida, Lord and Denise. Tito Bon, okay, pang ilan na to? 2? Inside Out 2 na ba? Equal Inside Out 2, oo. 2, tama? Mm-hmm. Pansin yes. mo yung isa doon, yung isang, hindi ko alam kung anong emotion na pinipindot yung kulay blue. Hindi ba kamo, si sadness. Hindi ba kamukha ni Dijo? Isang staff natin, oh. Kamukha ni Dijo, oh, tingnan mo. Kamukha ni Dijo at saka may kamukha pa oh, siya. Kilala. Oo, oh, kilala ko. Ayun, di ba? Tingnan mo. Tapos, okay, sa mga di nakakaling Inside Out po, it turns out, yung mga emotions natin are controlled by several elements na nasa loob natin. Mm-hmm. O so, depende sa maging reaction mo, ipipindutin sila. Mm-hmm. Kay Dijo naman. Oh, maganda yung si Dijo naman, ibubok ka naman ng, pwede ka ba sa interview kay Red Olero ng mga ganito? Mm-hmm. Pero rumarakit pala si Dijo doon, ha? Oh. Ang ganda nito, Lord and Denise, kasi yung bida, teenager na siya. So, nanagdaga ah, na yung mga emotion. Oo, same bida. Kasi natin pa yung part 1, bata pa siya. So, 5 pa yung emotions. Mm-hmm. So, dito, teenager na siya, high school na siya, nadagdaga na yung emotion na, alam nyo, feeling ko makakarelate tayong lahat kasi nangyari talaga ito sa atin nung high school at nung teenager tayo. Kaya, naiyak ako nung pinanood to kasi sobrang ganda nung screenplay. Ang ganda-ganda niya. Bon, sino yung ano? Anong emotion yung color orange? Si anxiety. Nako, abangan nyo kung paano. Ikaw yun, ano? I don't wanna spoil. Gusto mo yan, ah. Orange, anxiety, aligaga siya lagi. Uh-oh. Hindi ba madadagdagan niya ng... Kung nagiging adult na yung bida, madadagdagan pa ba yan? Or ito lang ba yung 5 basic na ano meron tayo? Yan nga yung tinwento o nakakwentuhan nga natin yung Disney, no, at Disney Philippines. O paano labawa? Natuto mag-drugs yung bata. Sana may, ano to, may susunod na part para yung young adult naman niya o yung college years niya, kung madadagdagan pa yung emosyon. Kasi diba parang ang ganda lang sakyan itong franchise na to. Kasi nga, parang we relate to the character. Parang yung Toy Story, years ago, produced din by Disney and Pixar. Diba mm-hmm. nasubaybayan natin yung bidang guy mula bata siya hanggang pumasok siya sa college. Mm-hmm. So ito, parang ang sarap din subaybayan kung ano-ano ba yung mga emosyong pang madadagdagan as we grow older. Mm-hmm. So sana daw, sabi ng Disney Philippines, sana raw magkaroon ng part 3 kung kailan niya, young adult na ba yung bidang babae, ano na ba siya, college, etc. Yun yung aabangan natin, Lloyd and Denise. Oo. Inside Out ba or In and Out? Yung isang pelikula rin na one of the best coming out movies na napanood, comedies na napanood ko. Oo, pero alamin natin yan. Pero Tito Bon, uy, titip lang ako ah. Oh. Kung meron kayong Amazon Prime, panoorin ninyo yung pelikula ni Joshua Garcia na directed by Chito Ronio. Sulat ko to, ano to? Yung horror movie na ang mga kaibigan ni Tita Susan. Parang ang ganda-ganda. Yun ang title? Yes. From the book ni Bob Ong. Mga kaibigan ni Tita Susan. Wow, gulat ako doon. Sabi ko, galing nito. Sige, mamaya, nasa lineup ko yan. Creepy talaga siya. Ako natakot ako. Interesting. Libro siya, diba, Lord, ni Bob Ong? Tama ba? Sorry? Libro daw ni Bob Ong. Talaga? Hindi ko alam yan. Napanood yung pelikula. Hindi ko pa nababasa yung books. Hmm, interesting ito. Happy weekend! Ay, hindi pa pala. Wala practice pa. Lang yun. Ipasok pa bukas eh. Pero mahaba yung weekend. That is true. Tito For Bon. For them na naman. Magkwento ka naman, Tito Bon. Mukhang, ikaw ba sa pag-uwi mo mula Malaysia eh, may palego naman tayo dyan. Sakit ng katawan. Yung sa pag-uwi ko. Natagtag si Tito Bon. Oh, wag ka natagtag. Yung roller coaster ba siya nakuha niya? Lego rin. Tito Bon, yung roller coaster na sinakya niyo, Lego din? Hindi naman. Pero yun nga, karamihan sa mga team doon sa ano sa Legoland is Lego talaga. May mga pang-baguettes. Mm. I think it was built talaga for the baguettes. Hindi so, ko alam. So, ilan na yung mga nasakyan natin medyo pang-adults. O sige, pagpapahingahin na namin yung natagtag mong katawan. But again, maraming salamat sa ating entertainment producer, Von Bilinario. Again, happy Independence Day, Tito Von. Tito Von, happy Independence Day, guys. Alright. Nako, gusto mo ng Lego joke? Sige, hirit mo. Ito, mga taga-sports lang mga agets nito. Nako, pressure ako, oh.
bakit hindi pwede mag-basketball ang mga Lego, Lego men. Bakit? Because they keep throwing up bricks. Ha? Hindi ba? Pag sa free throw. Okay. Di ba? Parang yun ang equivalent ng patay ang butiki, mga ganyan. Patay ang butiki. Sa gilid kasi yun, patay ang butiki. Oo, pero bricks, parang ganon. Actually, marami pang equivalent. Oh, mamaya, pagbalik natin. Pero time out muna kami at magko-contemplate muna si Denise sa patay na butiki. Sa gilid ang set namin, marami pa kaming kwento. Sa inyo, magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ito po ang helmet ni Jay Taruk. Ako po si Lord Rivera. At siya po si Miss Denise Tan. Yung helmet na maisasangla na. Bye-bye, helmet. Sige, pero bago mangyari yan, ito muna pag-usapan natin. Yeah. President Bongbong Marcos led the commemoration of the 126th Philippine Independence Day in Manila this morning. That and more stories from Mobile Journal, Julie Baiza. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang komemorasyon ng 126 na kalayaan ng Pilipinas dito sa Rizal Park sa Maynila. Ito ang umalingaungaw na tugtugin matapos ang lupang hinirang sa pagunita sa Araw ng Kalayaan dito sa Luneta. Sabi ni PBBM, tungkulin ng bawat Filipino na ipagtanggol at pangalagaan ang kalayaan at demokrasya ng Pilipinas. Tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Sa hiwalay na mensahe, kinilala rin ng Pangulo ang tiyaga ng mga sundalong lumalaban sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Heto naman ang suhestyon niya para maging bayani na makabagong panahon ang bawat Filipino. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Pinangunahan din ng Pangulo ang wreath laying at flag raising ceremony sa Rizal Park sa Maynila kanina umaga. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos at Vinnie Marcos. Kapansin-pansin na naroon din si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Bukod sa Maynila, may dinaos ding seremonya sa Kawit Cavite kung saan makasaysayan at formal na ipinroklama ang paglaya ng bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol. Nanguna sa pag-aalay ng bulaklak sa Aguinaldo Shrine sina Senador Bong Revilla at Cavite Governor John Vic Remulla. Matinding traffic naman ang sumalubong dahil sa pagsasara ng ilang kalsada malapit sa monumento sa Caloocan. Bandang alas 6 nang magsimulang kumapal ang mga tao para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Si DILG Secretary Benher Abalos ang nanguna sa pag-aalay ng bulaklak sa Bonifacio Monument. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Ito, from one revelation to another, a woman from Pampanga is now saying that the recently raided Pogo Hub there was not only engaged in scams and torture. This report from News 5 correspondent Reynel Pawid. 5 minuto mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac ang tinaguriang Red Light District ng Angeles City, Pampanga. Dito ko nakilala si Karen na 3 dekada ng bugaw. Aminado siyang nakapagpadala na ng mga alagang Pinay sex worker sa Pogo Hub. Isang coordinator daw na marunong mag-English ang nakakausap niya sa pagbubuk ng mga babae. Titik sila kaya nag-chat sa anong cellphone. Anong mga norm, anong gusto nila? Sabihin, ano yung, mayroon ka bang ano, yung kaibigan daw, sabihin, ganyan. Sabi ko, mayroon. Tapos yun,
Ang gusto pa naman gusto niya ng mga Chinese, gusto nila yung medyo bata. Hindi sila kumukha ng ano, may edad. Kailangan 18 hanggang 20 anyos daw ang pinay. Basta 5K yung hinihingi ng babae. Tapos magkano yung pinuporsyento sa'yo? Minsan, ano, 500 yun. Kwento raw mismo ng mga alaga ni Karen, talamak ang prostitusyon sa loob ng Pogo. Pagkatapos daw yung kausap, yung kasama niya ng Chinese, ipakilala na naman doon sa kaibigan nila na Chinese din. Yun. Lipat-lipat? Oo, para pinapasa-pasa. Pero may bayad naman yun. Nasa babae din naman yun kung gusto niya yung ano, dalawa o kaya isa. Pero may alaga rin daw siyang nabudol ng Chinese. Magdamag daw sila doon, tapos pinatrabaho daw silang pinatrabaho, tapos binigyan lang doon ng ano, 200. Iyak ng iyak yung babae, kawawa. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na may mga nangyayaring prostitusyon sa Pogo Hub. Posibleng ginagamit din daw ang mga Pinay sa iba pang virtual sex activity. Samot-saring sex toys ang natagpuan sa isang villa sa compound. Sa huling datos ng PAOC, 25 building na ng compound ang napasok. 21 pa ang gagalugarin. Mga apat na panapag po kada isang building. Tapos, depende po dun sa kwarta dadagdag na namin. Kung halimbawa, yung isang kwarto ay napakarami pong ebidensya, natatagalan po dun. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, mukhang hindi kakayanin ang 10 araw na ibinigay ng korte para pasukin ang lahat ng gusali kaya posible raw silang humingi ng extension. Isa pa sa target nilang makita sa loob ng compound ang crematorium o lugar kung saan posibleng sinusunog ang mga tinorture o pinatay na Pogo worker. Iniimbisigahan na rin ng AFP kung may mga sundalo ng China na nagpapanggap na Pogo worker sa Pilipinas. Yan ay matapos makita ang ilan umanong Chinese military uniform sa sinalakay na Pogo Hub. Sa mga butones, may mga letrang PLA na hinihinalang ang ibig sabihin, People's Liberation Army ng China. We still need to confirm whether it's really Chinese uniforms and we can coordinate with our foreign counterparts whether malaman namin whether this guy na na-issuehan ng uniform na yon is an active military personnel or is he an awul soldier or military personnel or is he a compulsory retired military personnel. Posible rin umanong props ang mga naturang military uniform sa pag-i-scam online. Ayon sa AFP, wala pa namang dapat ikabahala. These are also very few in number, no, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Dahil sa nabisong mga krimen sa iba't ibang illegal na Pogo Hub, inihain na ng Makabayan Block sa Kamara ang panukalang tuluyan ng ipagbawal ang mga Pogo sa bansa. Hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito, no? Nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping, nagkaroon na rin ng mga torture, nagkaroon na rin ng ano pa ba yung mga iba pa at iba pang mga ano no, krimen. Nauna na rin naghain ang panukala at resolusyon laban sa mga Pogo si Manila Representative Benny Abante at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Now time for a quick rundown of our other stories. Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy could still be in the Philippines or already abroad. That's according to his lawyer, attorney Israelito Trion. But Trion is adamant that his client is not in hiding and should not be considered a fugitive. A layman would probably classify him as a fugitive from justice. But learned persons of the law would know that if the indictment is still under question, he is not technically yet, at least pursuant to our jurisprudence, a fugitive from justice. Okay. Meantime, Vice President Sara Duterte called out the police for their supposed excessive show of force during the execution of arrest warrant against Quiboloy. She said the incident was chaotic. Her father, former President Rodrigo Duterte, earlier condemned the quote, overkill in serving the warrant. A report from Agence France-Presse says the Chinese Navy has been conducting maritime drills inside the Philippine Exclusive Economic Zone.
The report adds 22 warships were among the 146 Chinese vessels spotted in the West Philippine Sea since last week. All right. Much has been said about the tensions in the West Philippine Sea, and we talk about tensions, we talk about Chinese Navy, mm-hmm. we talk about the Philippine Coast Guard, etc., etc. But this story deserves much more attention. The story of Filipino fishermen caught in the middle of the conflict. Watch this. I've always wondered about how this was in law. What's the life of the fishermen there? The stories they tell about how beautiful and how bountiful Bahaw de Masinloc was. If you just stand, you put your hand below the water, you can easily pick up a fish. 2 days lang, puno na yung bangka nila. Now, 1 week, minsan kulang pa. All right, join Attorney Goyo Larrazabal on a 4-day journey to Scarborough Shoal and take a look at, into the lives of fishermen in Bahaw de Masinloc. This documentary, Denise, airs tonight at 6:15 only here on One News. All right, moving on to another story. The PPP o Pantawid Pamilyang Pilipino program for peace has been expanded to include pregnant and lactating women. Mobile Journal, Julie Baiza has this report. Pregnant and lactating women will now be included at the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps of the Department of Social Welfare and Development. During the sectoral meeting in Malacanang yesterday, President Bongbong Marcos approved DSWD's proposal to ensure that the health and needs of the children would be addressed in the first 1,000 days. PBBM also tasked DSWD and NEDA to come up with the final numbers so that necessary adjustments could be done in distributing the cash grants. Meanwhile, the Department of Information and Communications Technology assures the public of safeguards for the digital version of the National Identification Card. The Philippine Statistics Authority, in partnership with DICT, launched the Digital National ID yesterday. Ang DICT ho, nung nilunsad nila to, ang digital ID natin ay nagkaroon ng maraming encryption, maraming safeguards ho yan. So when you launch your national ID or the digital form of your national ID sa e-gov app ho natin or titingnan nyo ho doon sa website nyo, ay makikita nyo ho, meron siyang hologram, marami siyang security features. And in the future ho, binabalak na rin namin to add an additional layer of security. Isama na ho sa blockchain technology itong digital form na ating national ID system. According to PSA, over 80 million Filipinos have registered for the national ID with approximately 56 million digital forms generated. The public can access or verify the digital national ID at national-id.gov.ph or through the eGov app. Mobile journalist Julie Baiza, We Are One News. And you're still watching Afternoon Delight on One News. We just need to pause for a quick break. We'll be back in a bit. June 12th, 1987. In the then-divided city of Berlin, President Ronald Reagan makes a Cold War challenge to Soviet leader Mikhail Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. More than 2 years later, the Berlin Wall falls as communism collapses across Eastern Europe. 1963. Civil rights activist Medgar Evers is gunned down in front of his home in Jackson, Mississippi. White supremacist Byron Della Beckwith is charged with murdering Evers, but he's not convicted until a third trial in 1994. Beckwith then receives a life sentence and dies behind bars in 2001. 1994, O.J. Simpson's ex-wife Nicole and Ronald Goldman are murdered in Los Angeles. Simpson is later acquitted of the murders in a high-profile criminal trial. But the former football star is ordered to pay millions in damages to the victims' families in a separate civil trial. 1978, in New York City, David Berkowitz gets 25 years to life in prison for each of the 6 Son of Sam killings that terrified the Big Apple. And 1939. You know, to me, this is just like an anniversary myself. Baseball great Babe Ruth is on hand as the National Baseball Hall of Fame and Museum is dedicated in Cooperstown, New York. Today in history,
June 12th. Camille Bohannon, The Associated Press. Watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Dan. At ako naman po si Lord De Vera. Alright, yung Intramuros has transformed an old church into a museum. Alright, let's call in Mobile Journal Francis Orsho. Francis, tell us more please. Yes, Lord Denise, ito ang mabubukas lang na Centro de Turismo Intramuros dito sa Maylongga Intramuros, isang bagong museum na binuksan ngayong araw ng kalayaan dito sa ating bansa. And tampok dito sa loob ng museum na ito yung mismong kasaysayan ng Intramuros. Kaya makikita natin sa loob yung halimbawa timeline ng mismong Intramuros, tapos maraming mga artifacts and religious icons na makikita rin sa loob. And at the same time, para mas maging interactive yung pagpunta dito ng mga turista at mga visitors sa loob ng museum, meron din mga ano dyan, halimbawa QR codes, tapos may mga high resolution na projector na makikita yung virtual map ng halimbawa ng Intramuros. Tapos meron din dito mga space for halimbawa kasi kapag maingay para sa mga bisita yung paligid, may certain space dito na magagamit ng mga bibisita para makapakinig sa headphones at mapapakinggan at mapapanood nila doon kung ano naman yung history ng Igna Church. Kasi itong mismong Centro de Turismo Intramuros na museum ay ang kinatitirikan dati ng San Ignacio Church na nasira naman noong World War II. Lord Denise. Mm-hmm. Oh, Francis, ah. So, mukhang modern na modern disenyo, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Ito ba ay libre lamang sa publiko, Tito Francis? Yes, Lord. Libre lang itong pagpasok sa museum ayon din sa pamunuan ng Intramuros at buong taon nila itong malibawa. Ayun na, magagamit yung libreng access sa pagpasok nito. O, sa pagpasok dito sa loob ng museum. Pero sa kayod kasi hindi pa tapos yung kabuang construction nitong museum at inaasahan by the end of this year sa darating dati, syempre, matatapos na yung interior at exterior design kasi sa ngayon ongoing pa rin yung construction. Francis, may certain schedules ba? Because we saw earlier, no, dun sa clips, meron mga parang nag-explain, nagko-conduct ng certain tour. Ano ba? Paano ba yun? May schedule ba yun? How they should go around the museum? Actually, din is pwede kasi magpa-schedule online dun sa website ng Intramuros. Pero pwede din walk-in. Pero dun sa mga magpa-schedule online, pwede din kasi silang mag-mail ng halimbawa kukuha ng mga tourist yung mag-explain sa kanila kung halimbawa ano itong nasa loob ng museum. Pero pwede din naman ayun nga, gaya sabi ko, mag-walk-in dito dahil libre lang din naman. At sa ngayon, ganito na nakita natin, dinadagsa na rin yung mismo museum, Denise. Okay. Francis, para may guide lang, saan banda sa Intramuros ito sa mga nais dumalaw dyan? Okay, kunyari ang reference point natin ay halimbawa manggagaling ako sa area ng Roas Boulevard, area ng Luneta halimbawa. Lord, itong mismong Centro de Turismo Intramuros, malapit lang siya actually sa dito sa simbahan. Malapit dun sa Palacio del Gobernador. So, ilang metro lang yung lakad niyan. Katabi lang din yan actually ng Museo de Intramuros, yung isa sa mga naunang museum din na itinayo katabi ng San Ignacio Church. So, lapit-lapit lang din siya doon sa Manila Cathedral at saka sa Palacio del Gobernador. Ah, okay, malapit so, sa Manila Cathedral. So, siyempre, pag natin yan doon sa mga lokal doon, alam na nila yung, ano, yung Museo de Intramuros na katabi nga lang nitong bagong museum. Mm-hmm. So, kunyari, sasakay kami ng kalesa. Manong, ihatid mo ako. Mm-hmm. Manong kutsero, ihatid mo ako sa ano Intramuros Museum. Ganon, alam nila yun. Ang pwedeng sabihin doon, Lord, kasi yun, yung Museo de Intramuros, kasi ito yung isa sa mga nauna ng museum na kapag nagtanong pa doon sa mga halimbawa, naghahatid ng mga petticab or yung mga habal-habal doon, or yung mga halimbawa, yung kalesa ka, pwedeng, nila yun, kung ano yung Museo de Intramuros. Pero itong Centro ng Turismo, kanina nagtanong din tayo, hindi pa nila masyadong alam din yung bagong museum. Alright, tandaan natin once upon a time, ang kwento ng Intramuros ay kwento din halos ng kasaysayan ng Pilipinas. Mm-hmm. Ang seat of power noon, lalo-lalo pa nung Kasila, iyan, nandyan. Mm-hmm. At nagbago yung kwento panahon ng Amerikano. Anyway,
Thank you, Mobile Journal Francis Orsho. Now we go to sports. Meralco Bolts will aim for a 3-1 lead in Game 4 of the PBA Philippine Cup Finals. If the Bolts win tonight's game over the San Miguel Beermen, they will be one step away from taking their first ever championship. But before the game kicks off, the best player of the conference will be announced. As crowd favorite, San Miguel's Junmar Fajardo could extend his 9-peat run for the award. Other contenders include Robert Bolick, Christian Standhardinger, CJ Perez, and Stephen Holt. Catch Game 4 of the PBA Philippine Cup Finals 7:30 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. You can also watch it live on RPTV and PBA Rush on Signal TV and of course on the Pilipinas Live app. Ayan, daming ano in the running for best player. Nako. Kaya lang yung madami doon sa binanggit nating pangalan, nalaglag na kasi early on. Pero nga, abangan natin syempre yung game 4. Pero hindi lang naman points, di ba, na ang na-accumulated points. Point system kasi. Ay, ganun din? Oo. Tsaka first championship ng Meralco in the Philippine Cup. Just to be, precise. Kung ilan ang cups meron dyan, ipapaliwanag po ni Tita Denise atin bukas. Okay. Ito meron na namang Afternoon Delight viewers na salamat-salamat po nag-effort na magpadala sa atin ng email because they saw the signs. Denise, halong seryoso at not so serious yung mga isaw natin ngayon. Sige, let's see. Yes. Mula sa Afternoon Delight viewer na si Sean Dexter Mateo Cruz. Photo of sheep with text, "He left the 99 for me." Mm-hmm. Sa Matthew chapter 18 verse 12 kasi nandun ang parable of the lost sheep, inspirational sign ngayong Miyerkules. Mm-hmm. So hindi pala puro kalokohan ang pinapakita natin. Mm-hmm. So anong leksyon yan? Si Kristo ay iiwan ang malaking grupo para sa'yo. Kasi ang magbabantay sa 99 ay ang mga wolves. Dalawa naman ang entry ng ating viewer na si Derino Manzano. Unang photo, biglang guwapo barbershop. Diba? Sagot namin ang biglang guwapo mo. Talagang instant, ganon. Sige nga, punta ako dyan. Sabay address yan. Oh, sa mga nag-send po niyan o nakakita, pakisabi kay Lord. Kay Nerino Manzano pa rin galing itong isa. Yan. Denise, ayoko basahin to eh. Sige, ako na lang. Wanted, new dancers for Saturday nights must have neat appearance and perform with dignity and modesty. Walang irony dyan, ha? Walang irony dyan. Why not? Hindi porque nagda-dance ka ng nude ay wala ka ng dangal. Wala ka ng dignidad. At wala kang modesty. Ah, dapat humble ka pa rin. Diba? So pagkasayaw mo, magbabaw ka. Diba? Para modest ka pa rin at least. Thank you very much for coming. Thank you po. May joke pa ako sa ganyan eh, pero wag na. Baka mawalan tayo ng trabaho. Sige. Pang-off-cam na lang yon. So again, we're inviting everybody to please keep those signs coming and send them to us at afternoondelighton@gmail.com. That will do it for us this afternoon of Wednesday, June 12. Happy Independence Day po sa inyong lahat. I'm Denise Tan. Isang makabuluhan at mapagpalayang araw ng Independensya. Araw po ng kasarinlan. Hanggang bukas po, alas 2:00. Mabuhay po tayong lahat. Ako po si Lord Rivera. Ito po ang Afternoon Delight.